Sunod-sunod ang mga pagbubunyag ni Senador Pampilo Lacson sa kanyang privilege speech kanina. Kabilang sa mga binulgar niya, ang anya ay nasa likod ng halos 2 bilyong pisong shabu na isinilid sa mga pakete ng tsaa at yung mga opisyal ng gobyerno na nagpapalusot umano ng droga sa bansa. Nakatutok si Jam Sisante. Sa isang privilege speech, tinukoy ni Senador Ping Lacson ang Chinese national na alias Jacky Co, may-ari ng isang logistics company sa Bulacan. Si Co daw ang nasa likod ng pagpasok nitong Marso ng 1.8 billion pesos na halaga ng shabu na itinago sa packaging ng tsaa. Ilang araw matapos mahuli ang kanyang drug shipment, nakalabas daw ito ng bansa. Hindi na nga nagmadaling tumakas, kampante pang lumipad mula sa NAIA. One may wonder, how can a person of such character sleep the stringent scrutiny of the Bureau of Immigration personnel manning our airports, considering that the BID now uses state-of-the-art biometrics-based system for its computers in all international airports nationwide? Hinihingan pa namin ng reaksyon ang Bureau of Immigration. Hinala ni Lacson, meron talaga mga opisyal ng gobyerno na sadyang nagpapalusot ng droga sa bansa. Tuda rin si Lacson sa sinasabing pagpapasubasta ng Bureau of Customs sa 1 bilyong pisong halaga ng shabu na nahuli sa Malabon para daw tingnan kung magbibid ang nagpasok nito. Ipinakita ni Lacson ang report ng PIDEA Regional Director 3 na nagsasabing walang nakitang ilegal na droga sa shipment at ang nanalong bidder pa ang nag-report na may laman itong shabu. We put the BOC and the PIDEA on notice that we were not born yesterday. It does not take much to figure out the holes in the plot that some not so smart characters in these agencies tried to fabricate but failed miserably. Kwenasyon din ni Lacson ang pagtalaga kay Venner Bakiran bilang Deputy Commissioner na dati na niyang pinangalanan bilang isa sa mga tumatanggap ng tara o suhol sa customs. Tinanggal pa nga si Bakiran bilang Manila International Container Port o MICP District Collector noong 2018 dahil nakapasok noon ang 11 billion pesos na shabu sa loob ng magnetic lifters. Sabi ni Lacson, tuloy pa rin ang tara system sa customs. Mula 1,000 hanggang 5,000 piso daw kada container. 10% din daw ng koleksyon ng iba't ibang tanggapan na pupunta sa Office of the Commissioner. Pero base daw sa kanyang impormasyon, hindi naman daw tumatanggap ng tara si Customs Commissioner Ray Guerrero. Pero may hamon siya para dito. While I continue to vouch for your character as it remains unquestionable, some of your people are afflicted with severely debilitated credibility, which may eventually reflect on you and the institution that you lead and represent. Kinukuhanan pa namin ng pahayag ang Bureau of Customs. Jam Sisante Kaiko, nakatutok, 24 oras. Samantala, nakikipag-ugnayan na raw ang Bureau of Immigration sa tanggapan ni Senador Lacson para makakuha ng dagdag na impormasyon. Pinamamadali na rin daw ni Immigration Commissioner Jaime Morente ang investigasyon kaugnay nito. Tumanggi naman, muna magbigay ng pahayag ang PIDEA.